The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. A blessed day to everyone. We will try to simplify the Gospel. It's to those tuning in right now in this Holy Mass, saan man po kayo ngayon, at ano man po ang inyong kalagayan at mga pinagdaanan, please be assured that God loves you and He is faithful to you. May the Lord's presence touch your body, touch your mind, touch your heart and soul in this Holy Mass. Because when we allow Him, only then healing and deliverance will come to our lives. Gusto po pala simulan ating pagninilay sa isang patanong. A simple question. Ang simula po pala ng first ECQ sa Philippines ay ng March of last year, 2020. Ang tanong ko dito, kung inyo pong maalala, ano yung mga pinag-aabalahan nyo on those days of ECQ? Kasi if you're going to ask me, ang isa po sa mga pinag-aabalahan ko ay sinubukan kong magkaroong soul searching. Nag-soul searching po ako ng days ng ECQ. Ibig sabihin, nagmuni-muni sa sarili. I look at my life. Kasi alam nyo, bago mag-ECQ, I can remember well myself, mainitin yung ulo ko before ECQ. So naisip ko, it's good to look at myself why I was like that for the past months before ECQ. I look at my life, how it's going, baka there are things needed attention or adjustment or areas where to grow and fix and to purify myself. So ano ginawa ko? What methods I did ang ginamit ko sa soul searching? Una, yung diary every day, yung journal. Meaning ko ano man thoughts lumabas sa isip ko, feelings ko, I write it down and bring it to prayer. And third, may mga libro po akong ginamit to guide me. And it happened na yung isa sa libro na yun ay daladala ko ngayon. The Book of Francis Macnot. Ang title po ay Healing. Healing. This helped me a lot in those days and months of ECQ. At gusto ko pong i-share sa inyo, kasi isa pong chapter dito about exorcism and deliverance, which is connected po sa gospel ngayon. What is really exorcism and deliverance? Yung mga nasasapian. Ang natutunan ko po sa libro na ito, basic lang, yung prayer of healing pala ay iba po sa deliverance prayer. Yung nakikita nyo na nakalinya mga tao, tapos pag may mga pari na naglagay sa ulo, natutumba. Iba pala yun. Ang prayer of healing is you ask the Lord to heal you. Pero pag nag-exercise ka, you directly talk to the evil force and command in Jesus' name to go out. So that's a good point. Pangalawa, dito ko po na-discover na yung mga nasasapian pala o dumaan ng deliverance, they need a lot of follow-up afterwards. May follow-up pala ito. Hindi lang ito isang beses na arangkada. May follow-up. Kasi sabi po ni Francis Macnot, may dalawang kailangan i-follow-up sa tao. Kasi una, the person needs a lot to ask God for forgiveness. Asaka, inner healing. Bakit pala? Kasi pala, nakakapasok at malakas ang kabig ng demonic forces sa isang tao kung ang puso niya ay puno ng kasalanan or cannot forgive himself or others. Mas kaya pala ng bata ako, sabi, mas madali ka daw masapian kung mahina ang faith mo. Sabihin, you cannot forgive, you cannot let go of the past. Tapos, bakit kailangan ng inner healing? Kasi marami pong mga sinasapian, mahina ang kalooban. Especially yung hawak nila sa anger, puno ng galit, yung hate, yung puot, insecurities, envy, greed, lust. Kaya nga, nakatawa dito, may isang exorcism daw si ginawa si Francis Macnot. Tapos, it takes time, mga 8 hours. Hihintayin mo yung, ano kasi, parang, kailangan mag-confess ng in-exercise, anong sumasapi sa kanya, sabihin niya, lust,
anger. Naisip ko, paano kaya kung ako ang in-exercise? Ano kaya ang sisigaw ko? Anger, hate, unforgiveness. It can happen. So ang point ko lang naman po dito ay, friends, kaya nga po, today, we are being reminded na sa ating pananampalataya, may tatlong doors na meron tayong pasukan that can heal us, that can bring light to our life. Una, I would like to discuss to you the first door. The first door that can help you a lot is the door of grace. May grasya, mga kapatid, may grasya. Keep in mind, may magagawa ang Diyos sa sitwasyon mo ngayon. Ang tawag dito ay grasya. At to give you a simple explanation of grasya, nothing else but the song of Don Moen, God will make a way when there seems to be no way. So when pag binabagabag ka ng isip mo, damdamin mo, there's no way already, that's the negative forces. Say, Lord, I put my life on your grace. Meaning, there is a way by the light and grace of God. Always tell yourself, there's a grace, there's a way for me. After all, ang Ama mismo pinadala si Jesus sa atin para maging pintuan natin to forgive your sins, to heal your broken heart, broken spirit, and bring it back together. Last year, meron po ditong seminarista dati na nasa Tagaytay na medyo mature na siya, nakapagtrabaho na siya sa labas, then ang kanyang expertise ay psychology. So, isang araw, nakita ko siya dito sa harapan ng simbahan and nagkaroon kaming chance mag-usap for 40 minutes. Sabi sa kanya, sabi ko, pwede magtanong sa iyo kasi gusto ko kasi since marami kang experience sa counseling, sabi ko sa kanya, what if the person is really too wounded by life? Kasi especially some families are really, children are affected throughout the years. What if the person is too wounded by his culture, by his mother, by his father, by his guardian? Is there really a way out, sabi ko? Kasi in my experience, di ba nag-soul searching ako, parang malakas talang kabig ng past. I don't know with you, but for me, I really have difficulty. Memory, the pain of memory. Kaya no wonder sa mga addicts na nagdumaan ng mga rehabilitation, mayroong relapse, bumabalik. Itong sagot niya sa akin, sabi niya, alam mo, Father, malaking tulong ang psychology because it gives you a tool to examine yourself, analyze yourself. Pero sabi niya, psychology is not complete because only the grace of God in Jesus Christ can heal us, can empower us to accept our past and surrender them to the Lord. You know, pumunta ako sa kwarto ko, relieved. Sabi ko, thank you, Jesus, for coming. Thank you for reminding us God will make a way when there seems to be no way. Only human says there's no way, but God says there is a way for you. So that's the first door. Ano naman yung second door? Ngayon naman, the second door is, ang first door, ang Diyos ang nagbukas. Ang second door, sino kailangan magbukas? Tayo. Naalala ko minsan, my goodness, I have to confess to all of you, makalimutin po ako. Kaya ang susi ko sa kwarto, tatlo-tatlo, iba-ibang location sa seminaryo. Just in case mawalaan yung isa, na doon sa isang gilid, alam ko kung saan. Ngayon, one time, di ko pag alam to eh, dati eh. Isa lang susi ko. Nagpapanik na ako kasi akala ko na nasarang, nawala yung susi ko. Sinabi ako ng sarili, ano ka ba, Ron Ray? Bakit ka makalimutin? Ngayon, after 30 minutes, 1 hour kakahanap ko, only to find out, yung susi pala, nakakabit lang dito sa gilid ko. Naku, Diyos ko. Ibig sabihin, sometimes we are groaning, despairing, self-doubt, for too long, nagmumukmok, only to find out pala because we are not opening our door with us. At yung ginawa ko pong pag-soul searching, that's a way, an invitation. So that's also a good invitation to all of us.
You open from the inside. That's the spirituality of Christian life. You open from the inside. God searched and found us first before we found Him. Kaya naalala ko tuloy yung, balikan ko yung kwento, sabi ni Francis Mocknott, ang totoong deliverance prayer inabot ng 8 hours. Bakit? You have to give time doon sa taong pinoposes to accept na he needed the grace. At he has to accept na may kamalian siya. Kaya sisigaw siya eh. What evil spirit is possessing you? Last. Naisip ko, naku, parang takot ako magpa-exercise. Baka ng mga masisigaw ko. But with God, do not be afraid. God accepts everyone. What matter most is healing. Kaya nga yung prodigal son, come back to me. That's what God, no more condemnation, no more panic, no more condemn. God sent His Son not to condemn you. Alam ng Diyos, pagod na tayo sa buhay. What we needed most is His grace. So, naisip ko kung ako man ang magpa-exercise, sumigaw, okay lang. Basta mahalaga, I am healed in Jesus' name. And last, ano po itong third door na kailangan buksan natin? Yung pintuan din ng iba, that after God opening the door of our hearts and life, we also do something, open the door of others. So God bless everyone. In your family, grabe po ang pandemic ngayon. In the family, that's why we all need the grace of God and try to open doors of one another. God bless everyone. Prayer.